Ayan, so ayan mga boss, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, ayan, nandito tayo ngayon kay Latte Matey Mang kasi umuwi ako kanina. Ayan, kaya ako umuwi kanina kasi may pinuntahan kami ni Ate Charing. Tsaka, yun, pumunta kami sa palengke na malingke kami yung mga kailangan niya, binili na niya, tsaka bago kami umuwi, yan, binilan kami dito ng ulam. Pusit. Binilan kami ng pusit para ulam dito kay Latte Matey Mang. Tsaka, yung sito naman, nandito na to kanina. Kaya, yun, sabi ko kay Latte Matey Mang, ako yung magluluto. Kasi, since ano sila, busy sa business sila. Business nila, ako naman, nandito lang. Ayan, so, yun, magluluto tayo ngayon. Tayo yung magluluto ng hapunan. Sa ulam. Yan. Pinagsaing ko na si Kayla. Tsaka ako naman yung magluluto ng ulam. Yan. Pero si Kayla yung maghihiwa ng mga ano. Ingredient. Yan. Ito yung gamit natin. Yan. So. Ayan mga boss. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Boss Tipping Vlogs. Ayan. Tsaka, yun, itabi muna natin to kasi unahin natin yung... Ano ka nan? Ayun, lanay. Yan, hugasan mo muna yan. Papahugasan natin yung mga lamas. Yan, so, nakatutok yung ano, nakatutok yung kutsilyo. Wara yun yung guti. Yan. So, usit muna yung unahin natin. Yan. Inilagay ko lang siya dito sa ano. Lalagyan. Yan, tsaka hinugasan ko na rin 'to mga boss. Yan. Sa pagluluto naman ng pusit, nakadepende sa iyo kung anong luto ang gusto mo. Yung sa akin kasi iba. Iba yung sa akin. Yan. Yan. Thank you nga pala kay Ate Cha kasi yan, binigyan tayo ng ulam ngayong gabi. Yan, siya yung nagbili nito. Binilan tayo ng ulam. Tsaka bukas na pala yung ano, balik niya ng bukid. Yan. So abangan niyo mga boss. Yan, punta na doon si Ate Cha. Maingay yung pusa. Yung nagko-comment na pakainin niyo yung pusa kasi no, kaya maingay. Ayan. Ayan, hindi pa po kami nakapagluto ng ulam. Ayan, so mamaya na yan makakakain kapag luto na yung ulam. Pero inuuna talaga namin yung mga alaga namin dito para mamaya hindi na magpasaway sa amin kapag kumain kami. Pero siguro kaming dalawa lang ni Kayla yung kakain dito kasi sila at may timang doon sila sa tindahan. Tsaka si Aldrich naman umuwi na. Umuwi sa kanila. Kaming dalawa lang dito ni Kayla. Si Emteng tsaka si Niki nandoon sa tindahan. Sila yung ano ni at may timang ngayon. Katulong. Tsaka malapit nang matapos yung ano nila. Klase. Kaya nandun sila palagi. Ayan. Pero naunang kumain yung aso. Ngayong hapon pinakain ko. Kasi si Katiting may dalang ano. May dalang pagkain ng aso. Kaya pinakain ko na lang. Para mamaya. Hindi na maingay. Kasi yung aso maingay. Kagaya nito ng pusa. Ayan. Tsaka malalaki din yung ano, binili namin na pusit. Tsaka bumili rin kami ng isda para baon ni Ate Cha bukas. Ayan, so abangan niyo yung pagbalik ni Ate Cha doon sa bukid. Tsaka kanina naglinis ako sa may daanan. Ayan, so makikita niyo yan sa next vlog ko. Hindi ko lang ini-vlog kasi hindi pa naman tapos. Ayan.
kasi nalubat yung ano natin, grass cutter, yung chargeable, nalubat siya. Ayan. So hugasan ko lang po yung ano, tantaras. Ayan, so yan, nabalatan ko na po yung bawang at saka sibuyas. Ayan, iwain ko na. Yan, dalawang sibuyas, dalawang kamatis. Dalawang sibuyas, dalawang kamatis lang yung gamit natin dito. Pero hatiin natin to mamaya. Ayan, para sa pusit at saka para sa gulay. So, wag na natin ahin. Kiwain ang maliliit. Kasing kutsilyo na maliit. Iwan ko kung nasaan yung kutsilyo na maliit dito. Yung ginagamit ko para palagi. Yan. Isang ano to. Isang bilog na bawang. Hatiin ko na lang ito mamaya. Pag magluto na ako ng pusit at saka sitaw. Tapang ng ano, sibuyas. Yan, kamatis. Sa kamatis naman, tanggalin lang natin yung mga buto. Buto ng kamatis. Pero nakadepende pa rin sa inyo kung gusto nyong tanggalin or hindi. Yan. Kung gusto ko lang tanggalin. Kahugasan natin yan. Alam niyo ba mga boss na nung bata pa ako, nung maliliit pa kami. Ito yung ulam namin, kamatis. Toyo tsaka kamatis yan. Bumibili lang kami ng toyo sa halagang ano, 6 pesos. Tsaka kamatis, tatlong kamatis yan. Yan yung ano namin, tanghalian. Kami ni Kayla tsaka yung kapatid ko na lalaki. Yan. So, naugasan ko na po yung kamatis. Kuhain na natin. Yan. Para sa ano to? Para sa pusit. Mamaya. Kasi mas masarap kapag may kamatis. Pero pwede rin namang ano, walang kamatis. Nasa sa inyo yun. Kung ano yung klaseng luto ang gusto nyo. Siling labuyo, siling haba. Ayan, ilalagay ko na to kapag malapit ang maluto yung pusit kasi ayaw ni Ate May timang ng manghang. Ayan, ilagay natin kapag malapit ang maluto para hindi masyadong anghang. Sakto lang. Ayan, so yung gagawin natin ngayon, yung pusit parang i-ano natin ni Mama Renit. So lagyan ko lang to ng tuyo konti. Tuyo konti. Suka. Yung ganito ako magluto ng ano. Ganito ako magluto ng pusit. Suka, hindi masyadong marami. Tsaka asin. Kasi nandito yung asin. Yan yung asin.
kamayin lang natin. Hindi naman ano yung kamay natin. Hindi naman madumi. Yan. Saka parang imamarinate natin siya ng 2 to 3 minutes. Yan, haluin lang natin. Yan, haluin ko lang po. Ayan, ganito po ako magluto. Noong nasa ano pa kami, noong nangungupahan pa kami. Yan. Mas masarap kapag may Sprite, pero wag na lang. Kasi wala tayong pangbili ng Sprite. Crisis. Ayan, so, hayaan ko lang to. Hiwain ko muna yung, ano, sitaw. Yung sitaw naman yung hiwain natin. Ayan. Ano pa naman? Alas 6 pa lang ng gabi. So, okay lang doon sila at tumitimang. Pinuhugasan ko na po ito kay Kayla. Kaya... Sa aming magkakapatid talaga, ako yung mahilig magluto. Ewan ko. Mga boss. Kasi tumira ako doon sa lolo ko. Saka kaming dalawa lang yung ano, nandoon sa bahay. Saka tumitingin ako kay ano. Tumitingin ako sa lolo ko kapag nagluluto siya, kung ano yung linuluto niya, tinitignan ko. Parang ano, napag-isipan ko na ano, i-try kong magluto, mag-try kaya akong magluto. Yun. Kapag bumibili ako ng ulam, mga boss, ako yung nagluluto, kaso lang hindi pa ako masyadong marunong ron.
dapat maanuhan ng mantika. Kasi masakit rin naman yung maanuhan ka ng mantika sa kamay. Masakit. So, ganyan lang. Tapos, isunod natin yung kamatis. Ganito ako magluto ng puhit. So, palambutin lang natin yung kamatis. Antayin lang natin na lumambot na. Kapag lumambot na, pwede na natin ilagay yung sabaw ng puhit. So, sabaw muna yung ilalagay natin. Yung idala. So, ipagita din. Ayan. So, ito yung sabaw na ilalagay natin. Ayan. Ayan. Mahilig kasi kami sa sabaw. Kaya nilagyan ko ng tubig na konti. Ayan. So, sabaw muna yung lalagay natin. Mamaya na yung puhit. Sige, balik ka doon. Ayan. Maliit lang na sandok yung gamit natin. Maliit. Pero pwede rin kayong gumamit ng mahaba na sandok. Depende sa inyo kung natatakot kayong maanhan ng mantika, nadapuan sa kamay. Ayan, ako kasi sanay na. Kasi ilang beses na akong naanhan ng mantika. Lalo na kapag pritong isda, pritong baboy, pumuputok. Sa isda naman, yung mata, pumuputok. Sa baboy naman, yung taba. Ayan. So, malambot na yung kamatis. Pwede na natin ilagay yung sabaw. Lang. Yan, sabaw muna. Yan, may ano na po yan. Timplado na po yan, mga boss. Timplahan ko na po yan. So, sabaw muna. Yan, ganito ako magluto. Kunin lang natin ito. Ayan. Sabaw lang muna. Ngayon natin. Antayin lang natin na tumulo. Yung sabaw. Tsaka bago natin takpan, lagyan natin ng black pepper. Ayan. Black pepper. Kaya lang natin na kumulo. Kasi yung pusit, mga boss, madaling maluto. Ayan. Bawal lutuin ng matagal. Kasi kapag matagal, kumukunat yung pusit. Kaya yun. Ayan. So, ipapakita ko na lang po sa inyo mamaya kapag luto na. Kasi medyo matagal-tagal to, mga boss. Ayan. Mahaba na naman yung video natin. Yan, pati yung sitaw. Yan, papakita ko na lang po sa inyo kapag luto na. Tsaka yung pusit. Yan, magluto na rin. Yan. Kasi isa lang yung gamit natin ng stove. Kasi yung isa, sira. Yan, pwede sana kong dalawa. Kaso lang sira. Tsaka wala tayong tripod. Nakahawak lang tayo sa cellphone. Hindi tayo makapokus sa pinuluto natin. Yan, so, mamaya na lang, mga boss. Ayan, yan yung ano natin, ulam. Ayan. Pusit. Pusit, guys. Tsaka sitaw. Ayan, guys. Bagong luto po yan. Tsaka yung pusit. Umuusok pa. Grabe.